Okay guys, checkin natin guys yung ano, yung sine wave nitong spike buster na ginawa natin. Okay. Natin kung range. Yan guys, yun yung sine wave nyo. Okay. Pure sine wave naman siya. Okay. Ngayon, bakit ba, paano ba makakatipid ng kuryente yan? Okay. Nakakatipid siya ng kuryente dahil dun sa spike nga niya. Yung unang palo ng kuryente. Pagka ginamit mo yung mga inductive na appliances tulad ng electric pan, yung lahat ng inductive load na appliances tulad ng aircon, yan, electric pan, yung may mga motor, okay, yun yung mga inductive, may motor, washing machine, aircon, refrigerator, di ba, may mga motor yan eh, yun ang inductive load, yun yung unang palo ng kuryente na mataas tapos biglang mag-i-stable. Yun ang pine-prevent ng spike buster. Okay? Kaya disclaimer lang doon. Pero ano pa lang naman yan? Kumbaga, trial purposes pa lang naman yan. Hindi naman yan yung ano. Kumbaga, sinusubukan lang natin na gumawa ng isang device na pwedeng makatulong sa electricity natin, pagbaba ng electricity natin. Okay? Yun ang ginagawa ng spike buster. Ngayon, yung iba nakikita ko, spike buster, may mga LED lights. Okay? Tingnan natin itong electric pan na to. Kung may LED lights kasi, siyempre, dagdag sa kuryente yun. Pag hindi mo ginagamit yung appliances, tapos dilagyan mo ng sinaksak mo itong spike buster, may LED lights siya. Siyempre, gumakain ng kuryente yun, automatic naman yun. Wala nga naman iilaw yun ng walang konsumong kuryente. Okay? Ngayon, saksak natin itong ano, dito sa ano. Tanggalin ko muna itong natin, spec buster natin. Lagyan natin ito dito. Yung power meter natin. Yan guys, mandar na electric pan. Tapos, ang titignan natin dito guys yung ano, yung power factor niya. Yan guys. Ang power factor niya is 90. Okay? Antay tayo ng mga ilang minuto, kahit mga 1 minute. Tingnan natin kung magbabago. Ang power factor niya. Ang guys, 90. No? Ang magandang power factor is nearest to 1. Yan, 91. To 65 ampere ang kinakain niya. Okay. Ngayon, titingin natin sa may ano naman. Ilan niya? 91 to 64 ampere. Okay. Guys, sinaksak natin yung spike buster natin. So yung spike buster natin guys, may delay yan, mga 3 to 5 minutes yan ang delay niyan bago ano. Yung mga guys, pagsaksak natin 291 kaagad yung ano, tapos bumababa yung amperahe oh. Ito nyo, 265 kanina yata yung, hindi ko alam, mga 262 na lang. Yung unang saksak natin, kung makukumpara nyo sa extension, ang una niyang power factor is 90. Dito pag saksak natin, 91 kaagad.
Tapos yung amperahe, oh, 261. So bumaba ng 0.3 siguro. Tignan din, mag-antay pa tayo mga 1 minute. Ayan, 260. Ayan guys, tignan mo, nag-na 92 yung power factor natin. Kanina 90, 91, ngayon 91, 92. Ngayon 258 na lang yung ampere. Oh. 0.258. Kanina 2.64, 'di ba? 0.264. Ngayon sa nag-build na 91, 92 yung natin power factor. Tapos yung ampere ay natin bumaba. 256. Diba? May kahit papaano nakaka-save naman siya. Nakakatulong naman siya. Kasi yung maliit na yon, yung maliit na bawas na yon, kung gagamitin mo sa 24 hours, malaki yon. Tapos kung sa lahat ng appliances pa, syempre. So ako, gagawa ko nito, itong spike buster na to, lalagay ko sa mga ref, halimbawa sa ref namin, sa mga electric fan, sa aircon, yan. Pwede natin lagyan ng ganyan. At least pagka, lalo na compressor, di ba? Compressor, maya yan, biglang uugong yan, di ba? So yung may spike yun eh. May spike na kuryente yun. Yun yung pinaprevent niya. Yung biglang uugong yung compressor, gaganyan biglang, di ba? Ibig sabihin, naandar. So i-spike yun. Okay, yun ang pinagkaiba ng inverter type na appliances sa non-inverter. Okay, tsaka natin papaliwanag yun sa ibang video, natin papaliwanag yun. Okay, yan guys, oh, naka-stable na siya sa 0.92 yung power factor. Tapos 0.253 na yung ampere. So, mga 0.10 ampere yung binaba niya, no, kasi kung 264. Okay? Yun lang naman ang ano diyan, yun lang naman ang ginagawa ng spike buster na to. Pini-prevent lang niya yung spike para sa ano, current flow ng kuryente ng appliances natin. Okay? Okay, peace out. Bigyan ko kayo ng update guys pagka may bago dito.